Yo, what up, mga utol. Ako nga po pala si Gico, tatlong letra. Siyempre, straight from San Jose, GMA, Cavite. And I'm rapping Southside Flavors, 4117 Music, Sure Shot Bad Boys UAE, Partisan Records, Burper Battle Dubai, and Maharlika. Yun, saan ko nakuha yung street name ko? Galing yun sa utol ko kasi dati niyang codename yun, so nag-switch siya ng banda. Tapos pinagpatuloy ko na lang kasi wala rin namang gagamit. Tsaka okay din naman kasi tingin ko bagay din naman sa akin. Tsaka ayun, hanggang panahon naman yung pagiging ano. Siyempre, Gico Tot ng letra. Okay din naman para sa akin. Kahit saan ako lumapag yun yung gamit ko. Influensya sa akin mag-rap marami. Local, foreign, yan. Tupac, Biggie, Snoop Dogg, Eminem, Joyner Lucas. Halos ang dami talaga pati sa local. Andrew E, Francis M, Black 9, Looney, Tunggalo, 7. Halos ano eh, lahat ng ano, pinapakinggan ko kasi lahat ng artist dito sa Pilipinas. So ayun, marami rin naka-influensya sa akin mag-rap. Pero ang pinaka naka-influensya talaga sa akin mag-rap na may halong pakikipagsama talagang dun sa ano, sa gang na naabutan ko dito sa amin, which is True Brown Cell 13, na naging ano rin ako, member din ako nun. Ayun, tapos kasi lagi silang nanonood ng rap, Philippine Rap Olympic, yun. Tapos nagpipreestyle sila dyan sa Alzada habang ano, minsan sama-sama sila, ganun. Tapos napapanood ko sila dati, sumasali sila ng rap con, ganun. Narinig ko yung ano, yung kwento-kwento nila about sa rap, yan. Tapos one time binigyan na ako ng isang verse, minemorize ko yun, tapos na-spit ko naman ng maayos. So ito hanggang ngayon nagsusulat pa rin ako, rap pa rin ang rap, kaya di maalala, basta masaya. Nagustuhan ko sa rap kasi meron akong freedom of speech. Pwede kong isulat lahat ng saloobin ko, nakikita ko. Pwede ko siyang ibigay yung mensahe, pwede ako magbigay mensahe sa iba gamit yung music ko. Ayun, ayun yung nagustuhan ko sa rap. Tsaka minsan yung nakikita ko sa paligiran ko, nagiging tema ko din. Minsan pag bad trip tayo sa trabaho, naisusulat ko rin yun. Basta ano, talagang nagustuhan ko siya kasi nilalabas ko yung feelings ko. At mas okay yun kaysa hindi natin nailalabas, di ba? Minsan nagkakos yun ng depression and anxiety. Pero dahil sa rap, nalalabas natin yan. Kahit ngayon nagusto tayo sa isang babae, nailalabas natin yan. Kaya yun, nagustuhan ko sa rap. Tsaka kaya ako nag-rap kasi gusto ko talaga. Wala akong ibang dahilan, gusto ko talaga mag-rap. Sumikat, bonus na yun. Pero para sa akin, gusto ko talaga yung ginagawa ako, sumusulat ako. Kaya hanggang pagdanda ako, mag-rap pa rin ako. Gusto ko makakulab. Marami akong gusto makakulab eh. Kasi maraming mga galing dito sa Pilipinas eh. Siguro ito na lang. Para sa akin na lang, pag nakakulab ko yung mga pinapakinggan ko din at mga sikat na artist dito sa Pilipinas, yun. Para sa akin, ayun na, ginto na sa akin yun. Wala nang iba. Yun lang. Three rappers na hinahangaan ko dito sa Pilipinas na lang, yun. Siyempre, Francis Magalona, Andrew E, and Glock 9, siyempre. Ayun. At hindi nyo na kailangan tanongin kung bakit kasi alam nyo na kung anong mga ambag nila sa kultura at eksena. Matibay yung pundasyon kasi alam nyo naman na halos sa kanila yan ang galing. Siyempre, especially Michael B. Yan. Top 3 na pinapakinggan ko. Sa ngayon ha, para sa akin, bukod sa mga kanta ko kasi lagi ko pinapakinggan mga kanta ko eh. It's my crap, man. Diba? Sino ko ba susuporta doon kung di sarili ko lang din. At ibang mga nagmamahal. Sa ngayon, siyempre yung nahangang ko at pinapakinggan ko, siyempre Third Floor. Kasi iba siya, iba yung tunog niya, iba yung sulat niya. Pag napakinggan mo na sa tenga mo, iba talaga eh. Kumbaga, nai-inspira ako pag napapakinggan ko siya. Lalo na yung kanta niyang tuloy sa paghakbang. Napaka-astig nun. Kaya pinapakinggan ko rin talaga yun. Tapos, next, Bugoy na Koy-Koy yan. Bugoy na Koy-Koy kasi yung kanta niya, focus sa cash. Kumbaga, puro real talk, ganun. Kumbaga, wala siyang time about sa kung hindi lang pera yung pag-uusapan o yung makukuha. Maganda rin yun, siyempre, kasi siyempre, nag-rap din tayo. Gusto rin natin, di ba? Gusto rin natin kumita kahit pa paano. Pero kasi sa mga, ano nila, sa mga
level nila. Talagang kumikita na yun eh, sa atin naman, di ba? Nag-ano pa tayo, tatanim pa tayo. Kaya, yeah, ayan, buhay na Koy-Koy. Tapos, pangatlo, CLR and Omar Baliw yan. Na, ano, good vibes sila, lalo na yung kay NB. Yan, gusto ko nung kanta na yan na yun. At iba pa, marami pa mga old school na pinapakinggan ko, tsaka mga, ano, different groups. Pero ngayon, kadalasan na yun pinapakinggan ko, silang tatlo. Ayun lang. Para sa akin, nahihirapan ako pagsabihin yung pamilya, trabaho, kaibigan, pag-ibig, at rap. Pero dahil tao lang tayo at isa lang ang katawan natin, kailangan may priority tayo. So ayun, inuuna ko yung priorities ko. After nun, syempre hindi nawawala yung music. Ano ko yun, yung pampatanggal stress ko yun. Gagawa-gawa pa rin tayo ng music kahit mahirap pagsabay-sabayin yung lahat. Ayun. Ayun, plug ko lang Facebook account ko, John Gerald, add nyo ako doon, tapos follow nyo yung page ko, Jigo Tatlo Letra, yan, like and follow, syempre share nyo na din para marami yung follow. Yun ako maglalabas ng mga bagong kanta, tapos sa YouTube account ko, Jigo TV, tsaka Jigo TV Official, and kasi gumawa akong bago kasi na-demonetize yung isa kong channel. Tapos, ayun lang, like nyo rin, follow nyo rin yung 4117 Music Page and Southside Playbus, yan, Southside Playbus. Search nyo lang, like nyo, and supportahan lang tayo dito. Ayun, maraming salamat. Ako si Jiko, makatang di alamang doble kara. Lumilika ako ng kanta para di magpakara. Kung may puot at galit ka sa akin, pare, pwede kang sumama. Tandaan mo kahit saan lugar, respeto at pakikisama ang laging inuunya. Peace, yo. Once again, my name is Jigo Tatlong Letra at ito ang Interrap. Peace, y'all.